like a bell cut. Hi guys, so welcome back sa ating YouTube channel. So yung pasensya na medyo magulbo ko sir. Okay, so gising ko lang din. Okay nga kasi ako. So now, this is about chapter 7 ng ating sa Abstract Algebra 1. So malapit na tayo dun sa ating last chapter. So actually after na to, chapter 8, which is the homomorphism, isomorphism. Okay, so next is the lastly the ring. So introduction sa ring, sa unity, sa field, then sa ideals, something na ganun. Okay, so kung dadaanan natin si ideals. So target ko is hanggang chapter 9 lang talaga, actually. Okay, so now, proceed na tayo dating sa chapter 7. So, before pala tayo mag-proceed sa chapter 7, kung naalala nyo, nag-start tayo sa dihedral group. So, we parang nirepresent natin yung mga permutation through dihedral group. So, yung by rotation and by reflection. So, nagkaroon tayo ng group na kung saan involved yung rotation and reflection ng mga polygon o ng mga n-gon. Okay? So, for n is equal to, for n is greater than or equal to 3. So, now, after nun, siya ay parang pre-introduction papunta kay symmetric group at the same time alternating group in which nakilala mo yung two-line notation, yung cycle notation, tapos si transposition. So, kung napansin mo, duktong-duktong siya. So, since there are different types of group. Okay, so again, we cannot consider symmetric group as abelian group. At the same time, we cannot also consider the dihedral group as abelian group. Kasi nga, sila ay special type na non-abelian. Actually, si dihedral group is non-abelian group. Okay? But si S sub n, so we cannot, hindi ko pwedeng i-close out sa inyo na dapat, okay, hindi, non-dihedral sila, non-abelian sila, actually. So, hindi pwede. Okay, so again, hindi sa lahat ng oras, hindi meron kasi, possible kasi sa S1, eh. Tulad si S sub 1. Si S sub 1 is abelian. Okay, so again, wala kasing limit kay S sub n or kay permutation. So now proceed tayo dito. So we have chapter 7, the normal subgroup. Okay, so before tayo mag-proceed sa normal subgroup. So actually, normal subgroup talaga buong chapter 7, normal subgroup, factor group, quotient group. Sila kasi ay napaka-importanting bagay. Pero before that, meron muna tayong pag-aaralan dito sa video na to. So actually hanggang second video, sa susunod na video na papanoorin nyo. So that is the cosets and the Lagrange theorem. So again, yung cosets and Lagrange theorem is napaka-importante sa abstract algebra. Ang laki ng ginawa niyang tulong sa abstract algebra. So hindi ko na ikukwento kung ano man yung nangyari kasi part naman na siya ng history of mathematics. So I guess doon nila lang siyang alamin. Okay, so now, in this section, we introduce the concepts of cosets and show that they form a partition of a group G. So ayun nga. So sir, kung naalala ko po sa set theory, meron po tayong equivalence relation or equivalence classes na kung saan nagkaroon po tayo ng partition. Okay, so kung naalala mo yun, may partition tayo. So kung saan ang partition is just, okay sir, yung set, ipapartition natin sila o yung isang relation, ipapartition natin sila to the point na wala silang intersection tapos pag ni-union ko sila yung buong set pa rin. Yun ang idea. Ngayon, ganun din. Sir, yung group ba pwede namin ipartition? So in such a way na pag na-partition namin, mapapaliit namin sila. Yes, but the thing is, pag pinartition mo ang isang group or isang subgroup, okay, so pag pinartition mo siya, which is yung tawag nga dito is coset, so hindi sila generally matatawag na group. So unlike sa theory, set pa rin naman sila actually. So dito, from group, pinartition mo, it is not always na magiging group siya or subgroup nun G. Okay, so sabi kaya nga ang definition dito, start tayo dito. So we have the definition, let H be a subgroup of G, of a group G. So again, we start with this eh, let H be a subgroup of a group G, and let A element of G. So again, H is a subgroup of G, and let A element of G. So saan galing yung A? Sa G, hindi sa H. Okay, pero ang pinag-uusapan is yung H. Now, we have H times A, or the capital H times A, is equal to the set containing HA, such that H is an element of H, is called the right coset of H containing A. Okay, the right coset containing A. So, paano nasabi mong right coset? Ito yung H, okay, siya yung right coset of H. So, meaning, pag sinabing coset, yung mga minultiply sa akin, o yung in asterisk, sa right side ko.
Again, yung minultiply mo sa akin na element ni G sa right side ko. Ako yun. Pero hindi siya sinasabing group. Again, it is a set. Again, the set. So, this is not a group. So, again, the right coset is the idea yung mga minultiply in asterisk ko sa right side. And equivalently or similarly, sa left side, pag nag-multiply ka naman sa left side ng isang A, which is element of G, sa H, that is equivalent sa AH, such that H is an element of H, is called the left coset of H, which contains A. Okay, so ganun yung idea ng right and left coset. So actually, more likely lagi ginagamit dito is left coset, kasi nga mas convenient isulat yung small letter, then cap yung group Latin, something na ganun. So, sa iba, mga susunod na discussion natin or something na pag nagkaroon tayo ng factor group or quotient group, more likely ginagamit ko lagi sa left coset. Okay, at the same time, we cannot always say that right coset is equal to left coset. Okay, so again, may mga idea, may mga certain definition na para masabi natin silang equal. Okay, so again, hindi lagi equal yun, yung isang, yung right saka left coset. Again, sila ay set. Now, we have example. So, we have example number 1. So, let G be the set containing or the group Z, cap, comma, plus. So, again, from the word, from the asterisk itself, addition tayo. And let H be is equal to 3Z. So, since subgroup siya, so this is 3Z, comma, plus. So, again, we all know that 3Z is a subgroup of Z. So, determine, then compare all the left and right cosets of H. Okay, so ito yung medyo tricky. Sir, wala pong given na A. Tama. Okay? So, kung walang given na A, ano ibig sabihin? Lahat ng element na G, i-evaluate mo. Eh, sarang dami po eh. Sarang dami po niyan. So, ayun nga. Ito yung gagawin natin. Pag to the point na nakita mo na napaulit-ulit na lang yung ginagawa mo, or tingin, kunwari, umulit ka, na ulit lang din yung nakuha natin, therefore, tigil ka na. Okay? Alam mo na ibig sabihin, okay, paulit-ulit lang to, equal na lang to dito. Ayun yung gagawin natin. Okay, so for the meantime, ayun yung gagawin natin. So, we have 3Z. So, we all know what is 3Z, no? So, write ko lang dito yung 3Z. So, we have H. Ayun din yan magsusulat, which is equal sa 3Z. Is equal to the set containing blah, 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 comma, negative 6, negative 3, 0, 3, 6, then blah, 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 something. Okay, so, yan na lang yung pinaka-best way na pwede ko siya i-describe si 3Z. Okay, so the set 3Z or the subgroup 3Z or H. So alam ko ayun yung element. So that the set of multiple of 3. So multiple of 3 in terms of integers. Okay, so again, ayun yung gagawin natin. Now, kukuha ka syempre ng element sa G. So ano ba yung mga element ng G? Since alam ko na siya ay integers, so ito yung pinaka-secure na dapat muna mong gagawin. Ang pinaka-best way, since walang given na A na gagamitin natin, ang gagawin natin is kumuha ka ng element na kung saan yung pinaka-common o yung pinaka-mababa. For example, ako. Ang alam ko, pinaka-mababa dyan, hindi ko naman sabi, wala tayo, hindi, actually, walang mababa dyan, walang mataas dyan eh. Okay, pero in general, in terms of a group, ano yung una mo na iisip? Identity element. Kasi siya yung pinaka-madali eh. Tama. Okay, so now, if we have the identity element, so another thing din pala ha, ang idea ng HA is asterisk. Okay? Kinoconserve niya o kinoconserve niya pa rin yung operation pero again, hindi siya group. Okay, so baka isipin mo HA multiply, hindi. Kung ano yung asterisk, yun yung gagamitin. So tulad dito, so kung gawin kong 0H, kung nagkong 0H, ibig sabihin na ng 0H na yan is 0 plus H. Okay? Now kung saan, i-add ko siya sa lahat ng element ng H. So now, we start with the left coset. So I guess we start with the left coset. Then compare na lang natin siya sa right coset. Left coset. So, left coset of H in G. Okay, so we start with this. So, syempre, una kong alam is 0. Okay, so we have 0 plus 3Z since ito yung H natin. Okay, so hindi ko nilagay as 0H. So, again, this is just equivalent lang sa 0H. Ito ay 0H. So, ang ibig sabihin ng 0H is 0 plus 3Z. Kasi H natin is 3Z. In such a term na this is just equivalent lang sa okay, so 0 muna, sorry. So 0 plus the set containing blah 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 negative 6, negative 3, 0, 3, 6, then blah blah blah, close. And we all know
Anong ginagawa idea pala ng coset na yan? Ang idea ng coset na yan o ng left coset na yan is yung zero na yan i-add ko sa kada element. So, for example, yung kunang pinakamataas, so in-add ko siya doon, in-add ko siya, which is wala naman talagang epekto actually dito. So, this is just equal lang sa blah, 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 negative 6, negative 3, 0, 3, 6, then dot, something. Okay? So, ayun yung ating left coset containing 0. The left coset of H containing 0. Okay, so next is we have 1. So, syempre, unin natin si 1. So, again, di ko nasulat yung 1H. Ha? So, we have 1 plus 3Z. So, 1 plus 3Z, we all know this is dot something. Or, sorry, nakakalimutan ko lagi lagay. So, this is 1 plus comma, negative 6, negative 3, 0, 3, 6, then dot something. Okay, and we all know that 1 plus H. So, add natin sa lahat ng element na yan. Okay, so since ito lang yung nilabas ko, negative 6, negative 3, 0, 3, 6, pwede naman ganito gawin mo. So, this is just blah, 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 something pa rin. So, that something. This is negative 6 plus 1, negative 5. This is negative 2. This is 1. This is 7. Then, that something. Okay, next is, syempre si 2 plus 3Z. Ayun, nagugulo na ako. So, 2 plus 3Z is just 2. Plus the set containing that something, negative 6, negative 3, 0, 3, 6, then that something. So, this is just equal lang sa that something, negative 4, negative 1, 2, 5, 8, then that something. Okay, so again, yung 0 plus 3z is ito. Yung 1 plus 3z is ito. Yung 2 plus 3z is ito. Ngayon, i-check natin yung mga element. So, ito nga, since infinite yung element ng g, hindi mo talaga alam kung ilan lalagay mo. So, dapat medyo may discarte ka rin kung alam mo kailan na uulit. Okay, kung kailan siya re-recurse o re-recurse, kung baga babalik na. Okay, so, pansinin mo, kung sunod na ka sa 3 plus 3z, ano mangyayari? Sir, kung 3 plus 3z, babalik ka lang po dito. Bakit? Kunwari, negative 6 plus 3, negative 3. Negative 3 plus 3, 0. 0 plus 3 is 3. 3 plus 3 is 6. 6 plus 3 is 9. Okay? 9 plus 3 is 12. Which is bumalik doon. Okay? And we all know that this is just simply equal lang kay 3 plus 3z. So, as long as in-add ko, so equal din siya sa 6 plus 3z, 9 plus 3z, 12 plus 3z, and also negative 3 plus 3z, negative 6 plus 3z, and negative 12 plus 3z, and blah, blah, blah. So, as long as multiple of 3. So, equivalent siya. So, dito naman, saan siya equal? Equivalent siya, siyempre, kung meron tayong 3 plus 3z, sunod siya sa 4 plus 3z. Okay, so, equal lang din to sa 4 plus 3z. And also, dagdagan mo lang ng plus 3. So, 4 plus 3, 7 plus 3z. Okay, 10 plus 3z. Okay, 14 plus 3z. Balik na rin ko. So, 1. So, negative 2 plus 3z. Equal lang din siya doon. So, dito naman, siyempre, obvious equal lang to sa plus 3 ko lang. This is 5 plus 3z. Okay? So, hoping na nagets mo yung ating left coset. So, again, the left coset is here. So, itong mga side na to. At sir, paano mo nasabi na tapos ka na? Isa rin sa mga way para masabi natin tapos na tayo, kagaya nung ginagawa natin sa equivalence relation dati. We start with 0. Okay, so, then 0, 1, so 0, 1, 2, 3, 4. Andito yung 4, saan? 0, 1, 2, 3, nakalimutan ko sulat yung 4. No? So, 0 plus 4. So, yun, nakalimutan sir. So, ito ay 4. 4, tapos 7. Okay, so, get 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, saan yung 2? Ay, 2, tapos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 doon, tama, 11, 12 something. Okay, so alam ko na umulit na siya. Okay, at ang obvious naman dito na, sir, paano po pag sa left coset? Sa right coset rather. So sa right coset naman, so medyo bilis ako na dito. So I think obvious din sa inyo anong kakalabasan nito of H and G. So this is very obvious. We have 3Z plus 0. This is just equal sa the set containing that, negative 6. Negative 3, 0, 3, 6, then dot, then plus 0. So, which is equal lang naman sa dot, something, negative 6, negative 3, 0,
3, 6, then dot, 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 something. Okay, which is equal lang dito. Okay, so, sinasabi mo hindi equal yung left and right. Again, hindi ko sinasabi sa lahat. Okay, so, may possibility na equal siya. Ngayon, meron isang certain condition bakit sila nag-equal. Okay, so, another thing, syempre, alam niyo na kung ano si 3z plus 1. No, so, si 3z plus 1 is just the same as ito. This is dot, 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 something, negative 5, negative 2, 1, 4, 7, then dot, 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 something. Okay, and we have 3z plus 2, which is equal lang sa dot, 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 something. This is negative 4, negative 1, 2, 5, 8, then dot, 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 something. Okay, so hindi ko na nilagay yung solution kasi obvious naman ako ano yung gagawin. Okay, so that is sa first example natin, lab cost. So again, 15 minutes na, no? So yun din yung medyo inaano ko kaya kasi medyo matagal na. Okay, so now, proceed tayo dito sa number 2. So let G be the symmetric group of degree 3 and let H be the subgroup row 0, row 1, row 2. Determine and compare all the left and right coset of H. Okay, so ito medyo bibilisan ko. Gamit tayo ng neto. Okay, kasi ito yung ating S3. Okay, so si S3, si D3 ay equivalent sa isa't isa. Although may iba akong pinangalan na karaan. Pero since ito yung binigay, ito yung gagamitin natin. So I think typo to eh. So dapat D3 siguro yan. Okay, pero S3 okay din naman. Kasi symmetric group na yung sinabi. Okay, so we start with the left coset. Okay, so we start with the left coset. So for the left coset, una is we start with S3. Ang mga element na S3 is row 0, row 1, row 2, mu 1, mu 2, mu 3. Okay, so we have una is row 0, row 0, H. Row 0, H, asterisk, the set containing row 0, row 1, row 2. Okay, so equivalent nito sa loob is, gawin ko lang dito ha, row 0, row 0, row 0, row 1, row 0, row 2. Okay, which is, this is just equal lang sa row 0, row 1, row 2. Okay, so yun yung talagang pinaka solution dapat na gagawin. Papasok sa loob, yun si solve mo, i-add mo. Okay, so ganun siya, padali. Next is simply row 1. So row 1 each. So pwedeng i-check mo na lang agad sa ating table. So since alam ko na i-multiply ko yung row 1 sa kada element na to, row 0, row 1, row 2. So ang gagawin ko lang, row 1 asterisk row 0. So pwede naman ganun yung solution mo. Row 1 asterisk row 0 is row 1. Row 1 asterisk row 1, so check natin. Row 1 asterisk row 1 is row 2. Okay, so this is row 2. Next is row 1 asterisk row 2 is row 0. Okay, next is row 2 asterisk H is just equal sa row 2 asterisk row 0 is row 2. Row 2 asterisk row 1 is row 0. Okay, row 2 asterisk row 2 is row 1. Okay, so i-check mo na lang din doon sa ating group table. So, medyo kailangan kong bilisan. Okay, next is mu 1. So, we have mu 1 h. So, mu 1 asterisk row 1, or row 0, row 1. So, mu 1 asterisk row 0 is mu 1, mu 3, mu 2. So, yun yung sagot, no? Row 1, row 0, row 1, row 2. So, multiply ko yan. Mu 1 asterisk na ito. So, mu 1, mu 3, mu 2. Mu 1, mu 3, mu 2. So, this is mu 1, mu 1, mu 3, mu 2. At kung may napansin ka, no? Sir, itong tatlo na to equal. Okay, so nag-iisa lang sila. So, hindi ko sila pwedeng sabihin na distinct or magkakaiba sa isa't isa. Equal lang silang tatlo. So, meaning si row 0 asterisk H, row 1 H, row 2 H is just equal sa isa't isa. So, pwedeng si row 0 H na lang yung gamitin natin. Okay, so I think may napapansin ka rin dyan na idea. So, mamaya ako na yun i-declare. So, we have row 2 H. Okay, so we have row 2 H, just equal sa, ulo ko mga daga to. Habol pa. Row 2 H, no? So, mu 2. So, mu 2. So, mu 2, mu 1, mu 3. Mu 2, mu 1, mu 3. So, this is just mu 2, mu 1, mu 3. Okay, then mu 3, H, this is just equal sa mu 3, mu 2, mu 1. So, ayun, no? Multiply ko. Mu 3, mu 2, mu 1. So,
mu 3, mu 2, mu 1, which is napansin mo equal lang din silang tatlo. Okay, so therefore what are the left coset? The left coset, so nakalimutan ko lagay sa taas, the left coset of g, of h. So paano ko ba i-declare yung pangalan ng the left coset of h in g? Tama, the left coset of h in g, the left coset of h in g r. So pwede suot ko lang si rho 0 h and mu 1 h. So again, pwedeng piliin mo ito, no, rho 1 h then mu 2 h. So again, parang representative na lang sila sa isa't isa. So check na lang natin 'yan. Napansin mo dalawa lang yung kanyang dito, ilan yung ano yung left coset? Ang left coset is ito, 0 plus 3z, 1 plus 3z, at si 2 plus 3z. Okay, so tatlo left coset, tatlong right coset, tapos nagkataon pa na equal. Okay, so dito naman sa right coset, so I think obvious din na baka equal din yung tatlo, no? So verify na lang din natin. So we have h, rho 0. So baliktad naman to. So parang, dito naman tayo nakatingin. Ito yung h, yung rho 1, rho 0, rho 1, rho 2, tingin ko sa rho 1. So rho 0, asterisk, so rho 0, rho 1, rho 2. Okay, so rho 0, rho 1, rho 2. So equal pa rin naman, rho 0, rho 1, rho 2. Okay, next is h, rho 1. Okay, so h, rho 1. So itong side naman to, multiply natin doon sa rho 1. So yan yung rho 1, rho 2, rho 1, rho 2, rho 0. Okay, so rho 1, rho 2, rho 0. Rho 1, rho 2, rho 0, which is also equal lang to, no? So sa h, rho 2. So equal lang din sa h, rho 0. So silang tatlo ay equal lang sa isa't isa. Okay, so obvious naman na yun. So next is check natin si left, si mu 1. Si h mu 1. So si h mu 1. So paano si h mu 1? So again, ito yung hawak ko, no? Rho 0, rho 1, rho 2, multiply sa mu 1. Okay, so napansin mo, pag minultiply ko yun, rho 0, rho 1, rho 2, that's mu 1, mu 2, mu 3. Pagdating dito sa mu 2, mu 2, mu 3, mu 1. Tapos mu 3, mu 1, mu 2. Equal din sila. Okay, so this is just also equivalent lang sa h mu 2 equal sa h mu 3. Which is just equal lang sa mu 1, mu 2, mu 3. Okay, so the right coset. So the right coset of h in g or so dalawa, no, so h rho 0 and h mu 1. Okay, so again, nakataon na naman na equal sila dito. Okay, so I don't know why, pero check na lang din natin anong property yung sinatisfy nila. Okay, so ayan yung ating example kung paano kunin si left and right coset. So tandaan, pag may naulit, copy na lang. Okay, so isa lang sila. Parang ang partition. So, okay, now we have theorem 7.1.1. So, the set of right, okay, so again, ibig sabihin nung naka-parenthesis na yun is something, kunwari, burahin ko yan, the set of left coset of a subgroup H form a partition of the group. So, parang salitan lang. Kumbaga, so the set of right coset of a subgroup of H form a partition of the group. Na, again, a partition of a group. So, for example, kung left coset ang usapan, so, nakaka-form daw sila ng partition. So, paano pag sinabing partition? So, class representative sila. So, in which tulad nito, class representative si rho 0 h, ni rho 1 h, ni rho 2 h. So, sila kasi equal sa isa't isa. Okay, another, si mu 1 h, mu 2 h, mu 3 h. So, class representative sila or partition. So, in this case or scenario, something na, since sila ay nakaka-form ng ating ano, so, imagine niyo, so, kung meron tayong partition, okay, yan yung group G natin. So, let's say ito yung ating A sub 1H, A sub 2H. So, yung A sub I element, A sub 3H. Then, that something. So, that something. A sub IH. Okay, so, where A sub I are element of G. So, for I, element of natural number. Okay, so partition sila. So in which, ano yung mga, ano ibig sabihin ng partition? Paano ito partition?
So, lalahanin ko lang. Ano ba ibig sabihin ng partition? Ibig sabihin na partition niya something na yung kunyari AH intersection BH, assuming meron tayo niyan, is empty. Yung intersection is empty. Now, yung union naman nila, yung generalized union ng mga A sub I H for I is equal to 1 up to N is equal to the set G. Okay, so ito yung dalawang property. Unang property, pangalawang property. Okay, so again, sa kahit ano dyan, kunyari kung A sub I H, so tulad nito, so dalawa kasi coset natin. So dalawang coset dito, so ano yung intersection ng dalawang coset na yan? Empty. Ano yung intersection ng dalawang coset na yan? Anong right coset na yan? Empty. So dito rin, ano yung intersection na itong tatlo? Empty. Ano yung union nilang tatlo? Ang union nilang tatlo is yung set G or yung integers. Ang intersection nito is empty. Ang intersection nito is empty. Ito empty. Okay? So again, yun yung idea ng ating left and right coset. Okay? So now, proceed tayo dun sa ating mga property kasi obviously may napapansin kayo, no? So isa sa mga napansin ko ako ha, so ako lang napansin ko na sir, napansin ko lang po na pag yung pinang multiply ko sa H o yung pinang asterisk ko sa H latin is element din ng H, ang sagot H. Tingnan nyo, yung row 0 element ng H, 0 1 element ng H, 0 2 element ng H, ano yung kanilang asterisk? Sir, 0 1 row 2 row 0 or si mismo sa H lang din. So, yun isa sa napansin ko. Katulad din dito, mu 1H, mu 2H, mu 3H, hindi sila yung sagot. Okay? So, again, tulad din dito, pinang-multiply ko si 0, o pinang-add ko si 0 dun, ano sagot? Siya pa rin. Pinang-add ko si 3, ang sagot? Siya pa rin. Pinang-add ko si 6, ang sagot? Siya pa rin. Bakit? Ang element kasi ng 3Z is yung set of multiples of 3. Okay? So, kada multiple siya pinang-add ko, ang sagot lagi is H. Okay? Yun isa sa mga napansin. Sir. So, which is verify natin kung meron ba siyang property or theorem na nagsusupport dun sa detail na yan. Okay, so proceed tayo dito. So, ayun, medyo pasensya na, medyo tatagalan tayo sa pag-video. So, medyo mahaba kasi at medyo time-consuming talaga ang coset kasi marami ka dapat i-consider. So, alam nyo naman yun, kailangan ko kasi i-discuss muna bago nyo maintindihan. Okay, so ang gara kasi ng ginagawa. Pinakita, sinuod, tapos. Tapos na-explain. So, hindi maintindihan. Kailangan nyo naikita kung paano ginagawa. So, kaya ako minsan natatagalan yung video. Okay? Then, sorry, medyo sinisingit din ako minsan ng segue. So, talagang way ko lang yan para bumuelo, para bulohan ko yung next na topic. So, habang nagpukwento ako, nagsasalita ako sa inyo, kahit naman nung face-to-face, alam nyo naman yan. So, yun, nagbubuelo, nagsasalita ako. Ibig sabihin, nag-iisip na ako para sa next. Okay? So, medyo multitasking o multi-thinking talaga or biting parang dalawa ako mag-isip eh. So, kumbaga, okay, sasalita ako ng kung ano, basta iniisip ko na yung sunod. Okay, so, ganun ako medyo ano mag-isip. Okay, so now, we have theorem 7.1.2. Okay, so we have the properties of coset. So, yun, may properties nga si coset. Sabi na, let H be a subgroup of a group G and let A and B element of G, then we have the following. So, for letter A, ano yung una? Ibig sabihin ng comma, kunyari, wala yan. Okay, equal lang din yan, ha? Kasi left and right coset pinag-uusapan dito, eh. Okay, so this is the right coset, left coset. Okay, so, una, letter A. So, sa letter A, yung sabi niya, pag si A element ng HA, unang sabi lang ng unang property, si A element ng HA. O si A element ng HA. Okay, so, paano natin mabiverify yung ganun? So, paano ba? Ayun, kunyari, yung A na pinang-multiply, no? Si A, element ng HA. So, si 0, element siya ni 0 plus 3Z. Tama, ito yun eh. Si 1 plus 3Z, element siya ni, si 1 na, si 1, element siya ni 1 plus 3Z. Ayun, no? Ayun si 1. Si 2, na pinang-multiply ko sa 3Z o pinag-add sa 2 plus 3Z, element siya dun sa loob. Ayun sinasabi ni property letter A. So, no need siya i-prove actually. Okay, so napaka-obvious. Okay, so again, yan yung sinasabi nung A. So actually, napakadali nga ng proving yan eh, pero mapakita ko sa inyo afterwards. Explain ko muna isa-isa. Now, we have, if H is equal to AH, okay, so again, ha, ibig sabihin nyan is or, so kunwari, burahin ko yan, AH is equal to AH, if and only if A is an element of H, burahin ko yan, H is equal to HA, if and only if A is an element of H. So, ito yung isa na pansin natin. So, yun yung binabanggit ko kanina, na
H is equal to AH if yung A element ni H. So, tulad nga ito. Kung si 0, si 3, si 6, si 9, element ni H natin, which is 3Z, ang sagot dun is H. So, tulad nito, since si row 0, row 1, row 2 ay element ni H, ang sagot dun is just H itself, which is row 1, row 2, row 0. Okay? So, again, napaka-useful ng property na yan. So, tandaan at isa puso. Next is, AH is equal to BH if and only if A inverse B. So, pakisulat, wala akong nailagay ng B dyan. So, pakilagyan ng A inverse B element of H. Ano naman, if right coset, HA is equal to HB if and only if AB inverse element of H. Okay, so, yun ang ganun. Ganun lang siya kadali. Next is yung kanilang cardinality. So, in terms of cardinality, if the cardinality of AH is equal to the cardinality of BH. Okay, so isa sa mga property yan. The cardinality of AH is equal to the cardinality of BH. So, tama ba na lagi equal? Yes, tama yun. Bakit? So, yung dami ng element nun. So, pansinin nyo to. Ito na lang ito kasi finite to eh. So, tatlo yung element ng H. Okay? Nag-multiply ako ng row 0 dun, ng row 1, ng row 2. Lahat yan equal lang din. Actually, tatlo pa rin. Kasi, since tatlo lang yung element, yung element A ko, minultiply ko sa kada element ng H. Hindi naman nadadagdagan yung element eh, actually. Nababago lang, through asterisk. Ama, nababago, pero hindi nadadagdagan. Hindi din nababawasan. Same, similar din pag right coset. Okay? So, tulad na ito. So, row mu 1H, tatlo lang din ang dagdag. Mu 2H, mu 3H, hindi nadagdagan. Actually, tatlo pa rin sila. Okay? So, sila pa rin yun. Nagbago lang sila ng value kasi nga, asterisk eh. Okay? So, yun yung sinasabi ng ating theorem 7.1 point 2 letter D. Okay, so equal lang sila. So, ibig sabihin, pare-parehas yung laman ng ating coset. Okay, so sa kahit anong A and B na minultiply mo sa kanila. Okay, lastly is AH is equal to HA. E pa lang. AH is equal to HA if and only if H is equal to A inverse HA. So, ito napakadali lang. So, again, AH is equal to HA if and only if H is equal to A inverse HA. So, again, ito ay something na kakaiba. Ito ay something pre-introduction talaga sa susunod na topic natin. Okay, so napaka-importante yan. Kung meron kang HA is equal to HA, yung H is just equal sa A inverse HA. So, ibig sabihin, pag equal yung left and right coset natin, pwede natin gawin to. Pag equal yung left and right coset natin, pwede natin gawin yan. Okay, so paano yun, sir? Since equal yung 1 plus 3z saka 3z plus 1. Again, since equal yung 1 plus 3z saka 3z plus 1. So, pwede kong gawin yung 1 plus 3z plus inverse ng 1. Ano yung inverse ng 1? Negative 1. Ano sagot? H. Tama. Ulit ha. 1 plus 3z is equal to 3z plus 1. Okay? So, ang sabi niya, sabi ng idea, H is equal to A inverse HA. So, pwede kong gawin yung inverse ng 1 plus H plus 1. Okay? Ano yung inverse ng 1? Inverse ng 1 is negative 1. So, negative 1 plus H, may sagot doon. Plus 1, babalik lang sa H. Yun yung sinasabi ng ating letter E. The last letter F, AH is a subgroup of G. If and only if A is an element of H. Okay? So, tama naman siya. Why? Dahil kay B. Again, tama siya, na subgroup siya dahil kay B. Why? Ang sabi ni B, pag si A, element ni H, yung AH is equal to H. Eh ngayon, ano ba si H? Bago tayo magkaroon ng coset, dinefine natin na si H is a subgroup of G. And we all know that AH is equal to H. So therefore, AH is just a subgroup of G. If and only if A is an element of G. So tandaan mo, hindi ako nagbibigay ng example or ng H na kung saan hindi subgroup. Hindi pwede yun. Hindi pwede pili. Pili ako, ito gusto ko. Hindi pwede yun. Okay, ang pwede mong lagyan ng left and right coset or yung hanapan ng left and right coset is yung subgroup lang ni G. Okay, so tama si letter F. Okay, so now we start with proving some property dyan. So, I guess ang poprove ko lang dyan is hindi ko alam eh, pero try natin kasi hindi ko na rin naisip. Actually, wala talaga akong notes kung titignan mo, no. Wala talagang direct proving. So, nagmano-mano lang ako to the point na, okay, isipin ko, kaya ko yan. Okay, so, check natin. Kaya ni sir. Ito yung proof ng letter A. So, napakadali lang talaga ni letter A. Okay, ano sabi?
A is an element of H. So, ang goal ko lang mapakita ko na si A is element ng HA o ni AH. So, AH na lang. So, goal ko na AH. So, let A element of G. Okay? So, sabi lang niya, si A element ng AH. Si A element ng AH. So, check nga natin. Lagi bang ganun? Ay, tama. Napakita ko pala kanina. Lagi siyang laman. So, ano ba idea nito? Okay? So, consider A. So, napakadali lang nito. Actually, parang maikli lang ito eh. So, consider A. Okay? We all know that A is equal to AE. Tama? Hindi. Tama po, sir. Okay? So, again, we all know that A is equal to AE. Now, ano masabi mo naman kay E? Okay? CE. Now, since E is an element of G and H is a subgroup of G. We all know, then, lagi ko lang na, then, E is also an element of H. So, tama naman. Ang subgroup, lagi may lamang identity element yan. So, ngayon, ano masabi ko dito? A is equal to AE. So, ulitin ko lang, ha. Yung A is equal to AE. So, ano nangyari? Si A, so, si A na yan, anong ginawa na, sir? Si A na yan is element daw ni H. So, again, ang ginawa ko dito, si A is equal to AH. Okay, tapos anong nangyari? Si E, element of H. So, si E, pwede ko palitan as capital H. Kung baga, okay, subgroup siya eh. So, i-represent ko siya as H. So, meaning, this is just equal lang sa A, element ng AH. So, this is done. Pero, anong nangyari? Ang ginawa ko yung E, since subgroup siya, again, since subgroup din naman si E, si the set containing E, the set containing identity element is also subgroup of G, what if palitan ko na lang yung E na yun? Okay, so ganito yung nangyari. Ang nangyari is na-represent ko yung E, since element siya ng H, ginawa ko siyang malaki, tapos yung equal naging element. Okay, so ito yung more likely gagawin ko sa mga probing dito. So again, tama yan. Sir, bakit ganun? Si A, which is equal sa AE, element lang ni HA yan. Again, si A equal kay AE, element lang ni AH yun. So, kaya nangyari lang, imagine mo lang, transition or parang transitivity, si A is equal to AE. Now, alam natin na si AE, element ni AH. Alam natin na si AE, element ni AH. Ngayon, ano masasabi mo kay A? Si A, element na rin ni AH. Kasi nga, si A is equal to AE. Okay, kaya ganyan yung naging proving ni sir about dyan. Okay, so now, for letter B, so actually, ito na lang siguro ilalas ko na ipuprove kasi may ipuprove pa ako na theorem. After nyan. Okay, so now we have H is equal to AH. So, pili na lang ako isa, no? So, I guess, piliin ko na lang itong isa, no? So, yung, baliktarin ko lang, ha? AH is equal to H. So, parehas lang naman yan. If and only if A is an element of H. So, inayos ko lang konti. Okay, now, the word if and only if means case 1, case 2, or converse and draw implication form. Okay, so, for the implication form, for case 1, so, assume that AH is an element of H. So, let AH is equal to H. Okay, so ano goal natin? Ang goal natin is mapakita na si A element ng H. Yan, ang goal natin is si A mapakita natin na element ng H. Okay, so we all know from A. So, we all know. So, sinama ko na kayo. So, we all know that A is equal to AE. Tama. So, from previous dyan. So, ganyan. A is equal to AE, which is tama yan. So, since A is an element, since A is equal to AE, alam natin na ito ay element ni AH by theorem A. Okay? Kung si A element ni AH, kung si A is equal to AE, na element ni AH. So, by theorem A. So, by A. By property A. So, property A. Or theorem 7.1.2A. Okay, so, alam natin yan. Now, we all know that we let that AH is equal to H. So, since AH is equal to H, therefore, this implies that A, which is equal sa AE, is also an element of H. This implies that A is an element of H. Okay, and tapos na tayo. Kasi nga, A is an element of H na. Okay, so now for converse part. So, this is converse part. So, anong gagawin sa converse? A is an element of H. I-show mo na si AH is equal to H.
Okay, so let natin na si A element of H. Okay, so paano ba gagawin natin dyan sa let element ng H na yan? Actually, hindi yan let eh. So, actually, assume to. So, hypothesis siya. So, given talaga siya. Okay, so again, assume that A is an element of H. Show that A, H is equal to H. So, ito ililet natin. Maglet lang si sir. So, let H element of H. Okay, so naglet ako ng H element of H. So, anong goal ni sir? Bakit siya naglet ng element of H? Ang tawag dito? Ano magagawin ko sa inverse niyan? Something na check ko nga sa ano ko. Ngunti ko lang ako. Yet nakalimutan ko yung susunod kong gagawin eh. Okay, so ayun. Since A is an element of H, sabi nga nun, and H is an element of H by assumption, which is we let that H is an element of H. So we have na, so meron tayong AH is equal to, tawag dito, meron tayong A inverse element of H. So, we have A inverse H element of H. Ngayon, magtataka ka siguro. Sir, ano pong ginawa mo? Tignan mo ito ha. CH subgroup. Tama. Kung CH subgroup, may inverse, may identity. So, yes. May inverse siya, which is, alam natin, dyan si E. Okay? Now, si alam natin na si A element of H. Kung si A element of H, alam natin na may inverse si A. Ano inverse ni A in terms sa H? Si A inverse. Okay, so ibig sabihin yung A inverse asterisk H, element pa rin yan ng H natin. Okay, so agree naman siguro kayo dyan sa logic or sa sinabi ko na yan. So ngayon, ano goal natin, gagawin natin dyan afterwards? Ang gagawin natin dyan afterwards is simply, i-compare natin siya doon sa ating H. Okay, so consider natin, consider H which is equal sa EH. So, ayun yung ginawa ko dito. So, equal lang naman yan, no? So, H is equal to EH. So, ano ibig sabihin ulit ng EH? Yung EH natin is similarly equal lang sa yung A gawin kong A inverse H. Tama, yung E ginawa kong A inverse. Now, by associativity, this is equal lang sa A inverse H. A inverse H. Ngayon, ano naman sasabi nyo? Sir, ano pa nangyari? Ang ginagawa ko is something na si A element ni H. Tama. Si A inverse H element lang din ni H. By dito. Okay, so ngayon, ano yung asterisk nila? Element pa rin yan ni H. Tama. Now, since element siya ni H, si A inverse H, element ni H. Okay? So, from there, pwede kong gawin ganito. Si H, which is equal sa EH, which is equal sa A inverse H, which is equal sa A asterisk A inverse H, is pwede kong gawin na, pwede ko na i-conclude na si AH. Kasi nga, si A inverse H is element of H. Okay? So, pasok na siya dun sa part na yan. So, ngayon, anong ginawa na, sir? From H itself, na malaki siya, okay, naging AH siya. So, ibig sabihin, therefore, so, H is equal to AH. Okay, so this is done. So, ganun, nag-prove dito ng coset. So, now is, we need to show this the Lagrange. Okay, so again, kailangan ko idagdag to si Lagrange dito. Or, I guess, so, yun, dapat ko lang talaga siya idagdag kasi medyo mahaba talaga siya. Okay, so tuloy lang tayo. Kailangan ko patuloy din si Lagrange. So again, ayun yung property ng coset ha. So okay na mag-prove nung iba dyan. So we have theorem 7.1.3, the Lagrange. So let G be a finite group and let H be a subgroup of G. Then, the cardinality of H or the order of H divides the order of G. So ito yung sinasabi ni Lagrange. Kung meron kang G na finite group, tapos meron siyang subgroup H, yung cardinality daw ng H divides the cardinality of G. So, ibig sabihin ng divides, alam nyo na yon, that is, ito yon. So, that is,
cardinal of G over cardinal T of H. So baka makalimutan mo na yung ibig sabihin ng divides natin. So moreover, the number of distinct and left-right coset of H in G is given by, yan. So the cardinality of G divided by cardinality of H. So tama ba sir yung sa Lagrange? So again, ano order ng G? Infinite, so bawal tayo dyan. Tama? So di natin pwede gamitin si Lagrange dyan. Pero obvious, alam natin index. O alam na, sorry, not index. Alam natin kung ilan yung coset. Ilan yung coset? Tatlo. Ilan yung left and right coset? Tatlo. Okay, dito sa number 2, finite yung G. Yung S3 natin is 6 element. Yung H natin is 3 element. So, 6 divided by 3 is 2. So, ilan yung coset o left and right coset? Dalawang left, dalawang right. Okay, so tama si Lagrange. Tama yung sinasabi niya. So, again, Lagrange theorem is only applicable for finite group. So, medyo may problema pag infinite group. Okay, so now we will proceed for sa proving nito. So, paano ba natin siya ipoprove? Okay, so paano natin ipoprove na ito ay equal dyan? Okay, so check ko lang aking code ko ulit. So, gagamit tayo ng theorem 7.1.1. So, yung idea na kung saan may partition siya. Again, may partition. Kaya natin siya i-represent in two partitions. So, maglalat ako dito ng mga left coset. So, consider natin to. Ito yung proof. Again. So, maglalat ako. So, let A sub 1H. So, left coset. A sub 2H. Then, ... A sub IH. Distinct left coset. Left cosets of H in G. Okay? So, again, ang naglet ako ng A sub 1H, A sub 2H, ... A sub IH denote the distinct left cosets of H in G. So, meaning, hindi ko alam kung ilan, basta alam ko may coset. So, hindi ko binibilang. Okay, so again, ang idea is ma-prove natin na ito yung lalabas. So again, nakapaglabas na ako ng left coset kasi yun nasa coset tayo eh. So ito talaga yung magiging proving niya. Okay, so now, aware tayo na pwedeng ganito yung mangyari. Tawag dito, note that AH is equal sa A sub IH. So this is for some I element ng, so element ng integers or natural number. Ayun, ano sinasabi naman nitong theorem na to? Or sinasabi ko nung note. So note na meron tayong AH is equal to A sub IH for some I element ng natural number. Ibig sabihin lang ni sir is something na kaya ko siyang i-represent in some AH something in the form na ganyan siya. Okay, so kumbaga may ibang equivalent siya. Kumbaga may iba siyang ka-equivalent or something na ka-partition. Okay, so yun sinasabi ko. Baga, may mga partition na na equal sila sa isa't isa. Which is, sa A sub Y, kunyari sa A sub 2, A sub 2H equal KAH. Okay, kunyari sa A sub 4H equal KAH. So, yun yung sinasabi niyan. Okay, so now, each member of the G can belong sa ganyan. So, ano lang ibig sabihin ni sir? Ibig sabihin ko lang, yung uniqueness ng kada isa na yan. Okay, kunyari, sa A sub 1H, unique siya or different siya kay A sub 2H. ... Si A sub IH, unique sila sa isa't isa. So, ibig sabihin lang, si A sub IH is may ibang representation in which hindi equal kay A sub 1H, kay A sub 2H. Okay, so yun yung na-explain dito. So, meaning, dahil unique sila sa isa't isa, so, in symbol, pwede kong gawin ganito. Okay, so, pwede kong i-represent si G, si mismong G. So, by theorem 7.1.1, so, by theorem 7.1.1, si G ay equivalent kay A sub 1H union ... union A sub IH. So, tama ba si sir sa ginawa ni sir? Yes, sir. Kasi nga po, partition siya. Dahil left coset sila, nakaka-form sila ng partition which is yung generalized union o yung union ng kada isang yan ay equal lang kay G. So, tama yan. Okay? So, now, by property letter D, ang sabi ng property letter D, yung cardinality ng kada isa dyan, okay? So, pag kinuha ko yung cardinality na ito, no? So, by property D, we have, kunin ko yung cardinality of G,
equal lang to sa cardinality na a sub 1 h union. Sorry. So, sa union, kung naalala mo no, sa proba, kung union, kinuha ko yung cardinality, nagiging plus. Kasi nga disjoint. So, basta disjoint or mutually exclusive sila. Okay, pag mutually exclusive, automatic, yung union, hindi ko na kukunin yung intersection. Mag-cos plus na lang agad yung union. So, this is just plus. Okay, so this is plus. A sub 2H. Okay, then plus. Dot, plus. A sub IH. Okay, and we all know. Wala ko na kayo sinasama. And we all know that yung cardinality ng isang a sub I h is just equal sa cardinality of h. So, tama naman yung observation natin dyan, no? So, yung rho 0 h equal lang sa h, yung cardinality nila equal lang. So, hindi nagbabago yon. So, ibig sabihin, pwede kong sabihin na itong mga to, equal sila ng cardinality in such a way. So, again, sa a sub I h, so, since usapang cardinality na, so, ibig sabihin, pwede ko nang sabihin na si G, so this implies no. So this implies that G is just equal sa yung A sub I H, since equal lang naman sa A sub I H ha, equal lang sa H sa lahat ng H, so for all I na to, so for all I element of notch. So ibig sabihin sa lahat ng yan equal lang kami kay H. So ibig sabihin this is just H plus H plus dot H. Okay, which this is only equal sa cardinality of G is equal sa RH. Okay? So, inom na. Now, ano ibig sabihin nito? By divisibility, no? So, ibig sabihin nito, no? Ito na yung definition ng divisibility. Ano ibig sabihin ng divides? B is equal to AB. So, remember, no? B divides B. A divides B if and only B is equal to AB. Now, G, H divides G, or the cardinality of H divides G, if and only if there exists R element ng something. So, again, this implies na lang, no? So, this implies that H divides the cardinality of G. Okay, so this is done. Ngayon na nakuha ko. Okay, so yun yung theorem of Lagrange. So, now, let's have an example. So, let G be equal to D4. So D4 siya, no? Ano bang gagawin ko example? So for D4, ang gagamitin ko example is something na kuha na lang tayo. Gusto ko lang example ng Lagrange, no? Sabi na let G be a finite group and let H be a subgroup of G, then H divides G. So we have D4. Okay, so we all know that the cardinality of G or the cardinality of D4 is just equal sa 2 times 4, which is equal sa 8. So, kasi cardinality ng Dn is 2n. Okay, so, ngayon, ano sabi ko? Ang possible order ng subgroup niya by Lagrange. So, gano'n, kasi nga, ano eh, so, meron tayong theorem na, no, sa cyclic, kung naalala mo, no. So, yung mga possible order niya is kaya lating kunin yung mga divisor. Okay, so, ano ba yung mga divisor ng 8? Yung possible order ng subgroup. So, the possible orders of the subgroup subgroups of G are, so start tayo sa 1, 2, 4 and 8. Okay, at kung napapansin mo ano mangyari, we all know that 8 divides 8, 4 divides 8, 2 divides 8, and 1 divides 8. So, by theory of Lagrange, tama siya. So, tama, ibig sabihin lang ito, tama yung sinasabi ni Lagrange na basta subgroup ka ni G, dinidivides mo yung order ng G. O yung order mo, dinidivides yung order ni G. Okay? So, yun yung sinasabi ng theorem of Lagrange. So, again, that's all for this video. So, again, topic natin is about coset and Lagrange. So, napaka-importante ni coset, left and right coset, yung idea niya. Then, yung idea ng mga property ng coset. So, magagamit natin yan pagdating natin ng normal, ng factor group or ng quotient group. So, again, thank you for watching. Sorry kung medyo natagalan si Sir. So, hoping na maikli na yung next video natin.